presensya sa gabing ito. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa another week of our prayer service, oh Father God. Thank you, Lord, for all the people, Panginoon, na dinala mo sa Zoom at sa mga aming pang mga kapatiran na dadalhin mo pa, Panginoon, sa aming mga brethren na patuloy na tumututok sa amin via Facebook. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for another day, for another week of our prayer service, oh Father God. Tunay nga, Panginoon, as we lift our prayer to you, O Father God, tonight, patuloy nga, Panginoon, na pakalinisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang kami malayang-malayang marinig ang iyong mga salita, upang malayang-malaya namin makita ang iyong kapahayagan na iyong gabi, Panginoon, na walang anumang bagay na Lord, naghihinder upang hindi ka namin maranasan ngayong gabi, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na pakalinisin mo ang aming mga puso ng iyong banal na dugo, Panginoon. At anuman ang aming mga kasalanan na gawa, Panginoon, ay kami nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, O Father God. Hallelujah. Thank you, Lord, for another night, O Father God. At patuloy nga, Panginoon, na samahan mo po kami ngayong gabing ito, Panginoon. As we lift our prayer, O Father God, we pray, Panginoon, na ang gagamitin mo iyong mensahero ay patuloy mong i-anoint from head to toe, O Father God. Let your fresh anointing and your fresh revelation, Lord, hallelujah, be upon him, Lord God, in the mighty name of Jesus. And Lord, we thank you for all your goodness in our life, and we claim, O Father God, ang katagumpay ng aming prayer service, at patuloy nga po namin pinapanalangin ng aming mga kapatiran na sumama sa aming Zoom, O Father God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we thank you. We bring back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa mga kasama natin sa those who are watching in YouTube right now. Ito po ang inyong mga kaibigan, kababayan na nagmamahal sa Diyos at sa bayan. Romy Cusay po, at nasa diwa po tayo ngayon ng prayer service. Saan man po kayong lupalop ng daigdig, ay welcome po habang kayo nanonood sa video ito sa YouTube. I believe mayroon pong gagawin ang Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. Dahil ang sabi ng Bible, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon, hindi lamang sa physical, kundi sa virtual. Hallelujah. Kayo ho ay welcome once again sa Jesus Ambassadors Mission Ministries, also known as Christ Ambassadors Mission Church. Hallelujah, na mayroon pong pangitain na tinanggap mula sa Panginoon na isang apostolic ministry to fulfill the Great Commission, both local and international missions, to restore the kingdom of God in every person, family, and nation, and to advance the ministry of reconciliation between God and humanity and to the body of Christ. Kaya ho, kayo na mga kasama namin ngayon sa pamamagitan ng Facebook, ay malaya ho kayo na sumama sa atin, at ang Panginoon ho ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Amen. Pakatandaan ho natin, ang Diyos ay hindi ho napapako ang kanyang pangako. Kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pinangako. Pinangako ng Diyos na bawat isa na tumawag sa kanya ay makakasumpong ng katugunan. Amen. Very clear po yan. Kaya mga kapatid, sa atin pong panambahan ngayong araw na ito, the 27th night ng January, dito po sa North America, sa bansa ng Canada, sa probinsya ng Saskatchewan, at sa iba't ibang city. Kami po bilang mga Filipino, we are enjoying, dahil ilang araw na lamang po, na tayo pong mga Filipino ay nagse-celebrate po ng tinatawag nating National Bible Month, no? Yung mga Bible niyo po diyan, ipaki-pakibuksan niyo po
baka inaamag na yung inyong mga Bible dyan sa shelf. At yung mga, what you call this, yung inyong mga shelf dyan, baka hindi nyo ginagalaw yung Bible, no? Mapalad ho tayo ng mga Filipinos dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng isang pinuno na hindi ikinahiya, no? Hindi ikinahiya na diniklara, hindi lamang pinuprama, Proclamation 1-2-4, kung hindi pinirmahan pa bilang isang batas. Republic Act 11163. Mga Pilipinos, hindi lang po ito batas. Dapat atin pong binubuksan ang Biblia. Purihin po ang Panginoon. At sa Monday ay last Monday. Ngayon po ay last week. Nasa ano po tayo ngayon? Nasa Bible Week. At sa Monday, hindi ko alam kung may programa ang mga kawanin ng gobyerno dyan sa ating bansa. Eh, yung last Monday po ay yun po ang ating Republic Act 11163 known as National Bible Day. So sa ating pananalangin po ngayon ay makapakinig tayo ng mga praise report muna, mga salita ng Diyos na nabasa ng ating mga kapatid, napakinggan sa mensahe ng mga preaching na nangusap ang Lord sa kanilang mga buhay at nangusap ang Lord sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip at nangusap ang Lord sa pamamagitan ng mga circumstances. Pakinggan po natin ngayon ang mga praise report sa iba't ibang lugar po ng Canada. Praise God. Praise God. Ang mga pinagpala ng Panginoon ay nag-uunahan lagi yan na ibinibigay ang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapag pinagpala ka ng Lord, talagang hindi mo mapigil ang sarili mo na hindi ibigay ang praise report. Amen po ba? Hallelujah. Kaya kita nyo nag-uunahan ngayon ang mga ambassador ng Panginoon. Hindi na ho tinatawag yan. Nag-uunahan na ho yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa Diyos ang papuri. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Lord sa patuloy na pag-iingat, yung kalakasan, strength na nanggagaling sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. At tunay nga ay sa bawat pagkakataon ng ating buhay, ano, ay mararanasan natin ang Kanyang pagdadirect at pag-guide sa atin in whatever things we do. Nais ko pong, gusto ko rin pong pasalamatan ang Lord sa mga panalangin po na hindi nasasayang, ano, gawa ng napakabuti niya, yung unti-unti na pong nalilift ang restriction sa ating probinsya, and unti-unti, no, ito na po yung simula, no, na mararanasan natin yung pagkilos ng Lord through our prayers, no, sa yung mga dinudulog natin sa Kanya every time, yung pag-turn around ng pandemic na ito, no. Kaya naman nasa Kanya ang papuri at pasasalamat, bagamat itong week na to, nung Tuesday ata yun, merong nag-positive dun sa classroom nila Caleb, and then dinirect nga sila lahat na mag-negative test. Salamat sa Lord at talagang patuloy, no, na pinapakita niya yung pag-iingat sa bawat anak niya, no. And then with all of that, no, yung pabuti na ng pabuti, makikita na natin yung pag yung mga changes ngayong week, no, na dahil po na-lift na yung mga restrictions, and then yung mga restrictions sa pag-isolate, no, hindi na po ganun ka ano. And then nais ko po sa inyong i-share yung 1 Corinthians 10:13, no. Because we can always say no sa mga temptations na dumarating sa atin. Yung mga temptations ay ito yung pag kukuha sa atin, ano, ng kaaway para mawala tayo sa alignment natin sa Lord. Kaya niya tayo sinusubok. Tinitingnan niya kung
gaano ba tong anak ko na to nananahan sa salita ng talagang sumusunod sa bawat salita na nababasa niya, no, paano niya kaya ito isinasabuhay? That's the time na yung temptation kapag ka nare-resist natin, ano, with the help of the Holy Spirit na nasa ating mga buhay, mapapaglabanan natin. Because one of the yung bunga, no, ng Holy Spirit, no, yung self-control. Kaya dapat talaga ay napapakita natin doon yung kung paano tayo nagsisay no, no, sa bawat temptation na nararanasan natin in our everyday life. And yung test naman na ginagawa no, sa ating mga faith na patuloy na yung total na dependability natin sa Lord. And then sabi doon sa 1 Corinthians 10:13, "And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear." Kasi po, sa ating own strength lang, ano, malamang maraming beses na tayong bumigay sa mga temptations ng mundong ito, no, sa kasalanan, ano, maaaring bumalik-balik na tayo dun sa dati nating gawin, sa dati nating buhay. But salamat sa Lord, through the help of the Holy Spirit, no, na suma sa atin, ay napapaglabanan natin yan. And patuloy nga na magsik tayo sa Lord, no, at dalangin natin sa Kanya lagi na punuin mo kami, Panginoon, ng inyong presensya, no. Nang sa ganun, the more we dwell in the presence of the Lord, mas malakas, no. Sabi nga doon, kailangan yung ating spiritual ay talaga namang mas pinapatibay natin, saka mas pinapatatag natin, lalo na sa mga panahong ito, saka sa mga sandaling ito. The moment, no, na meron ka lang na disobey sa mga salita ng Lord, maaring nakaabang kasi yung kaaway sa atin in any ways, in any forms, pwede siyang pumasok sa buhay natin. Because God is still allowing us, no, na namatest yung faith natin. Kaya kailangan bantayan natin, mag-guard tayo, mag-stand firm. Ganun din dito sa virus na to. Alam natin na wala siyang laban sa atin. Pero kailangan pa rin natin ng pag-iingat, no? Ganun din yung pag-iingat na ginagawa natin sa ating mga spiritual life. Kaya wag na wag tayong mawawala sa presensya ng Lord. Patuloy tayong manahan sa Kanyang mga salita. At with doing all our best, no, ikapamuhay yung mga natututunan natin through the Bible. Kaya praise God at sa Diyos po ang papuri. Purihin ang Panginoon sa isang patotoo at pagbigay sa atin ng praise report. At pakatandaan ho natin, no, huwag kayong makalimot. Huwag ho kayong makalimot. Simula noong ginawa ninyong hari si Jesus Christ, ibig sabing hari, siya ang may-ari ng ating buhay. Eh, nakalista na ho ang bawat isa sa atin sa master list ni Satanas na kanyang aatakihin sa anumang kaparaanan, sa anumang deception. Kaya sabi nga ni Pablo, huwag kayong maging ignorant. Don't be ignorant sa atake ng kaaway. Bakit? May mga mananampalataya, akala nila kayang-kaya nila ang diablo. Of course, kaya natin yan sa tulong ng Lord. Pero tandaan natin, ang kapangyarihan na mayroon si Satanas ay hindi ho inalis sa kanya yan. Kaya lang, na-overcome natin siya. Ang sabi ni San Pablo, I am more than conqueror. Dahil, sabi ni Pablo, through Christ na umibig sa akin. Romans 8:37, we are more than conqueror through Christ Jesus who loves us. Nagiging conqueror lang po tayo kapag ginawa talaga nating hari si Jesus Christ. Kasi maraming mga katanungan ngayon, bakit maraming mga mananampalataya bumabagsak? Dati, busy kay Lord. Ang sagot dyan, tingnan mo kung talagang nakataas si Jesus Christ sa buhay niya. Jehovah Nisi. Okay? The Lord is our banner. Kapag ginawa nating banner ang Panginoon, maalala niyo ang panahon ni Moses, kapag tumataas ang kamay ni Moses sa Exodus 17,
nananalo sila Joshua. Kapag naibababa naman, pagod na yung kamay ni Moses, eh nalulupig o natatalo o naargabyado ang mga sundalo ng Israel. Kaya ginawa ni Hur at saka ni Aaron, hinawakan. Hinawakan nila yung kamay ni Moses na huwag bumaba. Alam niyo ho ba, minsan parang hindi tayo marunong magtaas ng kamay. Eh nasa kalagay sa Bible yan eh. Lift up your hands to the Lord. Minsan hirap na hirap tayo. Bahagi na ho ng prayer, bahagi na ho ng pagpupuri, ang pagtaas ng kamay dahil mayroong prophetic gesture po yan. Amen? Kaya yung senior ng ating kapatid na of course gumagamit ang diablo, kaya ang prayer nga natin, last Sunday binanggit ko yan sa preaching natin, sa prayer ko, na bago dumating ang Good Friday, ay i-expose ng Panginoon ang kasinungalingan ng demonyo sa likod ng pandemic. Okay? Kasi napakaraming ginagawa ditong demonyong ito sa pandemic. Pamilya, nagkakaroon ng discrimination. Magkakapatid sa church, nagkakaroon ng discrimination. Okay? Bakit? Iyon ang trabaho ni Satanas. Kaya tinatawagan ko ngayon ang lahing Filipino. Tayo lang po ang nagsiselebrate sa buong mundo ng Bible Month, Bible Week, Bible Day. Eh bakit hindi natin bigyan ng mataas na atensyon ang salita ng Diyos? Amen? Dadako tayo ngayon sa sunod na magbibigay ng paalaala uli sa buong mundo, kasi live tayo mamaya-maya sa ano. Naka-live tayo, naka-telecast tayo mamaya sa buong mundo. Hallelujah. Alam niyo mga pinagpapala ng Lord, talaga nag-uunahan niya na magbigay praise ng God. God, ako na po ang susunod. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon dahil, alam mo na, napakabuti niya sa ating mga buhay. Amen. Amen. Nasa kabisihan natin talagang hindi maaring umiwas ang mga anak ng Diyos na siyang laging tumatawag sa kanyang may-ari ng buhay niya. Talagang, kapag talagang ninanamnam ng ating buhay na talagang may uuwian tayo pag tayo nawala din sa lupa, talagang lagi kang tumatawag sa kanya. Dahil hindi lang 911 ang pwede mong tawagan. Pwede ka rin tumawag sa Jeremiah 33:3. Paul to me, sabi doon ni Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you. I will tell you great strange things that you do not know. So marami pa pala mga bagay na hindi natin alam, na akala natin ay alam na natin ang lahat. So talagang wag tayong anuhin natin sa ating pag-iisip na human minds na alam na natin ang lahat. Na marami pang mga bagay ang ating Panginoon na hindi pa talaga mga sekretong bagay na hindi pa natin na natutuklas, kaya kailangan natin tumawag sa kanya at maraming mga bagay na hindi pa natin nalalaman na bagay na dakila at mahiwaga na hindi pa natin na malalaman na talagang magre-reveal sa ating buhay kung talaga tayo, kumbaga, inuukit natin ang kanyang salita. Na kung tayo dati ay talagang ang buhay natin ay sira o wasak o anuman ang gawa ng kaaway, gusto naman talaga ni Satan na huwag tayong manalangin sa kanya, dahil pag talaga tayo manalangin sa kanya ay mapipigilan ang kanyang pag-aatake sa ating buhay. Kaya lagi lang tayong tumawag sa kanya, dahil alam naman natin na tutugon ng ating Panginoon, dahil nga sa doon sa salita niya, kapag nasaan ang kanyang salita ay nandoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya huwag nating hayaan na kumbaga huwag nating hayaan na yung pagpapalakas natin sa ating spiritual, na hindi tayo minsan nakakadalo sa mga gawain, ay minsan naiiwan, nakakaligtaan na natin dahil sa kabisihan.
Pero dapat tayong mga talagang sinasabi na sumusunod sa Panginoon, disciple, o tinatawag na disciple nga, na talagang kapag nasa Panginoon ka na is Christ-like nga eh. Kumbaga, you are already na parang na-transform na ang pagkaisipan mo eh. Mahirap naman na, mahirap kasi na tumatawag ka sa Panginoon na hindi transform yung puso mo. Parang nasasayang yung oras na ginugugol natin kung talaga hindi ka transform. Kaya purihin ang Panginoon dahil sabi dito, tumawag lang tayo sa Kanya. At kung gusto nating madiscovery pa o ang ating mga kakulangan sa ating buhay, tumawag lang tayo sa Lord at talagang mag-re-reveal siya kung paano tayo magiging bago sa buhay natin dito sa lupa. Alam naman natin na maraming mga sitwasyon talaga na hindi lang sa mga paligid na talagang gusto na ilayo tayo sa Panginoon na talagang pinipigilan ni Satan na wag tayong manahan doon sa kanyang salita. Pero purihin ang Panginoon dahil meron tayong mga gawain na ganito na nakakatawag tayo sa kanya. Amen. Na talagang yun na yun talaga eh. Pag alam mo, pag ikaw talaga ay ninanahan sa salita ng Lord, alam mo na talaga sa darating ang panahon, may judgment, i-judge ka ng Lord, ano ba nangyari, ano ginawa mo. Kaya kahit nasa by glory, ay talaga natin gusto natin mabago ang ating kaisipan. Kaya puri ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, nagiging na mababago ang ating kaisipan dahil sa kanyang mga salita na hindi nagbabago. Yun lang po. Praise God. Praise God. Brad, bigyan mo nga ng isang salita ng Diyos ang lahing Pilipino. Mga lahing Pilipino, mga tatay, bigyan mo, basahin mo sa Bible. Alin po? Isang verse sa Bible, bigay mo sa lahing Pilipino. Mag-quote ka ng verse. Sabi po dito sa Hebrews 13:8 na lang po, yung Panginoon natin ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya ang Panginoon pa rin na nagbibigay ng kalakasan, nagpapagaling, kung ikaw ay may sakit, tumawag ka lang sa Kanya. At kung ikaw ay alam mo nang wala kang pag-asa, ang Lord is nagbibigay ng hope para sa mga taong parang akala mo wala kang pag-asa. Pero andiyan lang ang Lord. Talagang inaantay lang ang ating pagtawag dahil sabi mo, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Dahil ano tayo eh, ginawa niya tayo, mga anak niya tayo eh. Hindi niya talaga tayo pababayaan. Kung ang puso mo talaga ay nagsisik na hinahanap siya ng buong puso. Kasi mahirap naman na tinatawag. Alam mo ang Lord, tinatawag mo siya pero ang puso mo naman ay hindi bago. Mahirap na hindi ka talaga kumbaga may hindrance doon sa pagtatawag mo sa Lord na kumbaga hindi totoong pure ang kasi ang Panginoon nga is holy. Dapat maging holy din ang ating kalooban. Kaya yun lang po. Bigay mo nga ibang katangian ng Panginoon na hindi nagbabago. Anong katangian ang ating hari si Jesus na hindi siya nagbabago? Hindi po nagbabago. Siya pa rin po yung nagbibigay ng kagalingan sa mga tao. Amen! Palakpakan natin na Panginoon. Hallelujah! Lalo ngayon. Sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi makalabas ng maayos. So, hindi nagbabago si Jesus. Kaya, mga kababayan, isang Bulakenyo na nagbigay sa atin ng paalaala na si Jesus Christ, sabi ng Hebrews 13 verse 8, hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan pa man. Eh kung hindi siya nagbabago, bakit mukha yatang hindi kumikilos si Jesus sa Pilipinas? Sa daming problema. Kahapon, nung isang araw, ay mamaya-maya, mapakinggan pa rin natin, in-interview yung mga limang maging presidente. Eh sa interview ho, mukhang wala talagang pag-asa ang Pilipinas. 11+ trillion ang utang ng Pilipinas. Mukhang saan ang Diyos sa Pilipinas? Eh hindi nagbabago si Jesus, di ba? Kaya nga ho, ang salita ng Diyos na ating sineselebrate ngayong buwan ng January
nais nating hamunin ang mga government officials. Hindi ho para kayo ay aming pagalitan, no. Mahal namin kayo. At pinagpipray namin kayo. Mamaya pagpipray namin kayo. Pero Republic Act na ang National Bible Day. Bakit ni natin pinopromote? Dahil ang laman ng Bible, hallelujah, ang laman ng Bible, mga kapatid, Holy Bible, kaya nga holy. Makapangyarihan to, mga kapatid. Kaya yung binanggit ng ating kapatid mula sa Bulacan ay hindi nagbabago si Jesus. Pero sa ating bansa ngayon, mukhang walang Jesus. Nasaan ang Jesus ng Pilipinas? Where is Jesus of the Philippines? Kaya panawagan to ngayon dahil ang ating buwan ng January ay napaka-exciting dahil National Bible Day, National Bible Month, yung last week pala, Bible Week, at saka National Bible Day yung huling Lunes. Palakpakan natin ang Panginoon for that sharing. Hallelujah. Praise. Sige, tuloy-tuloy ang ating pagbigay ng mensahe sa lahing Pilipino sa pamamagitan ng ating patotoo at salita mismo ng Diyos na pwede nating basahin. Praise God. A special edition ngayon ng ating prayer service dahil itong huling Miyerkules o huling prayer service natin bago ang February. Kaya ho, a special edition to ngayon sa lahing Pilipino, not only in the Philippines but all over the world. Kung kayo po ay nagmamahal sa lahing bansang Pilipinas, mahalin nyo rin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po. At excited na excited si Desa na magbigay ng mensahe sa lahing Pilipino sa oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Tunay nga ng ating Panginoon ay napakabuti. Amen. At wala siyang katulad. Gusto ko lamang pong ibahagi ang ating ang aming napag-aralan yesterday sa Zoom. Yung pong topic na access denied, closing the door on demonic activity. So hindi po talaga tayo exempted, no, kahit na tayo ay a follower ng Lord. Napakainam lang po na kahit tayo ay alam na natin itong mga bagay na to, pero talagang napakainam po na minsan ay nare-refresh po tayo, no, yung nababalikan po kasi hindi natin alam, baka may mga stronghold na dahil sa napakatagal na na-encounter mo na si Lord, eh baka mamaya na, ano, may stronghold na mabalik sa atin. So kaya praise God po dun sa napakagandang lesson kagabi. At dito lang po talaga pinapakita yung seven stages of temptation na hindi po talaga tayo lahat, lahat po tayo ay applicable para doon, kahit tayo ay magagawa, leader, pastor, bishop. So wala pong exempted kasi nandito pa po tayo sa flesh. So gusto ko lamang pong ibahagi yung sa Galatians 5. Verse 19, when you follow the desire of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So napakaganda pong i-check natin yung, baka mamaya may mga strongholds pa kasi hindi talaga tayo mako-consider at hindi natin may inherit yung kingdom of God kung meron pang mga bagay na bumabalik pa sa atin. Kaya napaka-importante po na yung salita ng Lord ay binabasa natin kasi hindi natin alam na mamaya may something na meron na sa atin na something na nag-struggle, which is hindi tayo aware, 'di ba? Hindi tayo aware. Kaya napakahalaga po, since we are celebrating the Bible Month,
Napakahalaga po talaga na mabasa natin ang salita ng Lord kasi lahat po ng katotohanan ay dito lamang natin matatagpuan. So, yun lamang po at purihin ng Panginoon. Praise God. Napakaliwanag pa ho sa sikat ng araw ang wika ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po ang nagsasalita sa pamamagitan ni San Pablo diyan sa Galatians 5 beginning verse 19, no? Very clear. Kaya sa atin po na mga kaibigan natin sa mga nanonood ngayon sa YouTube ay mayroon pong mga time na i-check natin buhay natin at ang Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang ating teacher. Ipapaalaala ng Holy Spirit sa atin yung ating buhay dahil ang kaharian ng Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin yung kanyang batas, yung kanyang mga kaparaanan. Hindi ho talaga pwede sa kaharian ng hari na si Jesus Christ yung mga bagay na kinahuhumalingan ng mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon. Now, ang paalala dito, kahit na mananampalataya na tayo, marami hong, sabi nga ho ng aking mentor, okay, yung mentor ko, pinatay ko lang ngayon, umaatinda ako sa conference ilang araw na. May conference kami dito. Araw-araw sa aking mentor. Ang sabi niya, pwedeng born again ka, pero hindi transform ang isip. Pwede yon. Pwedeng born again ang isang tao, hindi surrender ang katawan kay Lord. Kaya makikita nyo ngayon bakit ang dami-daming mananampalataya. Okay? Na dati active, dati masipag, pero bakit nawawala? Isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Yung isip niya ay napaglaruan ng kaaway at yung katawan niya. Dahil dito sa likod ko makikita niyo kapag napunta ang tao sa kingdom ng Lord sa kanyang pamumuhay, spiritually, yung kanyang isip, dapat marirenew yan araw-araw dapat. Transformation. Yan ang binabanggit ng Holy Spirit sa pamamagitan ni San Pablo. So doon po sa mga nanonood ngayon, personal pong buhay ang ating buhay kingdom, no, living, kingdom living, personal. Huwag ho kayong maging panatag na ba, napakarami namin sa fellowship. Personal po ang dealing ng Lord sa bawat mananampalataya. Marahil, naalala ko po many years ago, may isa pong mananampalataya na nagtayo ng gawain at sinikap ko po na kausapin yung taong yon. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, malaki na yung iniwan niya na gawain. Subalit, ang term na ginamit niya, magugulat kayo. Marami na raw sila, pero ang term na ginamit noong nagpundar noong gawain yon, ang term niyang ginamit ay mga hilaw. Ayaw ng Diyos na tayo hilaw. Mga kapatid, sa Book of Corinthians chapter 3 ay nabanggit po ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni San Pablo ang salitang karnal. Pero mananampalataya sila. Naroroon yung isa sa binanggit kanina sa Galatians na pagkakampi-kampi. Kay Pablo ako, kay Apollo ako. Kaya sabi ni Pablo, nabubuhay kayo sa carnality. Ibig sabihin carnality, yung flesh ang nasusunod. Mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid, as we celebrate the Bible month, Bible week, Bible day, sikapin natin na itong constitution ng kaharian ng Diyos, ito po yung constitution. Sabi ni Roger Arinda, nabasa niya raw sa kulungan ang red book. Ito na yung black book. Black book pero ang nakalagay, Holy Bible.
Kaya ko pinakikita dahil gusto nating hikayatin, gusto nating i-encourage ang 11 plus million Filipinos. Itaas natin si Jesus Christ sa ating bansa. Sabihin nga ho natin, itaas natin. Maya-maya kakantahin ko uli yun. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Hindi lamang pag sinabing puso, buong buhay na yun eh. Amen? Alam niyo, may mga taong sa puso ko, tinataas ko si Lord. Pero sa kanyang ari-arian, ayaw niya itaas si Lord. Pwede ba yun? Puso na nga ang pinag-uusapan eh. Pag sinabing puso, buong buhay mo na yan. Amen? Pag hindi tumibok ang puso, patay ang tao. Eh ngayon, tinataas ko si Lord sa puso ko. Tapos yung mga bagay na kapiranggot sa mga buhay natin, hindi natin itataas si Lord. Balik, hindi siguro kapanipaniwala yon. Kaya may isang nagsabi po, marami po ang tumatanggap pag sinabi nating Savior si Jesus. I believe, walang tumatanggi ng mga Pilipino na naniniwala kay Kristo. Aba, si Kristo talaga ang tagapagligtas ko. Pero pagdating sa salitang Lord, sabihin niya natin Lord. Yan, Lord. Ibig sabihin, tinatanggap natin siya na siya ang may-ari ng buhay natin. At ngayon, lahing Pilipino, dapat si Jesus Christ ang Lord sa ating bansa, hindi drug Lord, hindi waiting Lord. Dapat si Lord talaga ang Lord sa bansa natin. Kapag si Jesus ang natunay na Lord sa ating bansa, what is 11 trillion kay Jesus Christ? Sabihin ng mga pilosopo, bakit si Jesus Christ ba ay bababa para magbigay ng 11 trillion? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Holy Spirit, kapag si Jesus ay tinaas natin sa ating buhay, hihipuin ng Holy Spirit yung mga taong korap. Wala na magnanakaw sa gobyerno. Sabi noong mga katanungan, 20% daw ng budget ng bawat taon na pupunta sa korupsyon. Diyos ko, sabi ko, dapat talagang si Jesus ang maging tunay na Panginoon sa Pilipinas at sa lahing Pilipino. Amen? Praise the Lord. Ulitin po natin ang ating prayer service. Ngayon ay special edition. May mga ipagpipray tayo mamaya. Una, yung ating kapatid ay si Brother Larry ay namatay ang kanyang nanay. Si Brother John ay nagdiriwang ngayon. Ang sabi niya, mag-zoom pero hindi nakapasok. Birthday ni Brother John ngayon. Ni Reverend John Palay, 26-year-old ngayong araw na ito. At of course, bukas, ipagpipray natin yung pagbuhos ng Banal na Espiritu sa ating North Battleford Revival Movement. Gusto ko lang doon sa mga Saskatchewan, alam niyo po ba yung North Battleford Revival Movement ay pina-reserve na ho natin yan sa registry. Bukas makalawa, iparehistro na natin yan. Hindi na ho yan maagaw ni Satanas kasi gusto ni Lord yung ginawa niya noong 1948 sa North Battleford. Hindi lang sa North Battleford to, kakalat ito sa buong Saskatchewan at sa ibang probinsya. Bakit? Ang North Battleford po ang kumilos ang Banal na Espiritu in 1948. Kaya purihin natin sa mga Filipino na nasa North Battleford, nasa Saskatchewan, kayo po ay may bahagi sa gagawin ng Panginoon sa ating probinsya. Lalo na kung kayo ho ay tinatanggap ninyong tunay na ang Biblia ang hawak ko. Yan o. Kapag hawak niyo ang Bible, talagang dapat Lord si Jesus sa buhay natin. Lapit-lapit yan ko. Yan. Dapat si Lord talaga. Si Jesus, Lord talaga sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? Alam niyo ho ba kapag si Jesus ang Panginoon sa buhay ng mananampalataya, nagmamahalan yan. Amen? Hindi nag-iiwasan yan. Kapag si Jesus ay tunay na Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya,
Romy, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ba si Jesus ang Panginoon sa mananampalataya? Maniwala kayo. Maraming mananampalataya. Dala-dala pa rin yung espiritu ng parisiyo at mga eskriba. Sabi nga ho ng mentor ko, mahirap mag-transfer mula sa religious aspect yung mindset natin tungo sa citizenship o sa citizen o sa kingdom. Totoo po yan. Nagpapasalamat ako dahil dinala ako ng Lord sa Saskatchewan. Binago ng Lord yung aking theology mula noon, talagang parang religious din eh. Sabi nga nung mentor ko eh, lahat daw ng mga organization ngayon, nagmula lang yan sa isang grupo nung araw. Ngayon, hindi lang sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero yung style, yung kanilang pamamaraan, ganun pa rin. Kaya makikita nyo, ang mga mananampalataya ngayon, marami, nag-iiwasan. Kung si Jesus Christ, ang tunay na Panginoon sa ating buhay, nagmamahalan. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Lord! Kaya dito masusukat. Kayo ba talaga ay, si Jesus ba talaga ang Panginoon? Nagmamahalan yan. Hallelujah! Nagtutulungan dapat. Amen! Palakpakan natin si Jesus na hindi nagbabago, sabi ng ating kapatid kanina. Ibigay natin ang floor ngayon sa buhay ng isang lingkod ng Lord kay Lester. Kanina pa hong talagang damang-dama ko, kitang-kita, gustong-gustong magbahagi sa lahing Pilipino. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa Pilipinas at magandang gabi po sa Canada. Tuloy nga po, napakabuti ng Diyos. No? Actually po, pangatlong linggo ko na po na wala po akong second job. No? Or pangalawa po yata. If I'm not mistaken. Talagang napakabuti po ng Diyos. Marami pong tinuturo ngayon, especially po sa pagbabasa po ng Bible. No? Especially ngayon po ay month of Bible. Talagang sabi ko, parang hindi po dapat hintayin na dumating ang Lord. Na naniniwala ako malapit na pong dumating ang Lord. Pero syempre kailangan po natin maging handa. At ako po yung nagkaroon ng time, no, ng mostly po magbasa ng Bible. No, na manage ko po yung time, especially po kasi pag second job ka, talaga yung oras mo ay nauubos po talaga sa pagpapahinga at saka sa trabaho. Pero praise God po talaga, na napakabuti ng Diyos sa, sabi nga, all thing works together, no? Sa lahat talaga ng titiwala sa Diyos. Ako po yung magpapasalamat sa pangalawa po ay marami po akong naranasan, especially this pandemic, no? Actually, itong pandemic na po na to ay magdadalawang taon na po, no? This year. And praise God, maraming pinakita sa akin ng Lord na iba't ibang phase ng Christian, no? Merong Christian na naranasan nila yung no, yung pagpasok po ng pandemic, maraming po nga natakot, no? Ito po yung unang-unang naranasan po ng mga Christian na natakot. Meron naman pong Christian ay lalong lumago, no? Lumago sa pagiging Kristiyano, no? Naging matured. Meron naman pong Christian ay nanghina, no? At marami naman pong Christian ay nanlamig dahil nga hindi po nila naranasan, no? Hindi naranasan nila na iniwanan sila ng Diyos. And I do believe hindi po tayo iiwanan ng Diyos, no? Talagang it's depend lang kung paano tayo humawak sa Lord, no? Kasi marami nga akong kakilalang Christian, no? Ilang years na po silang Christian, pero dahil po sa pandemic na to, ay naiba po yung landas ng kanilang buhay. At marami din po ako nakita Christian, kung kailan pa po nagkaroon ng pandemic, nakabili pa po ng mga bahay, nakabili po ng mga sasakyan, no? Ang dami kong nakita mga bagay-bagay na iba-iba talaga yung pace na naranasan natin itong pandemic na to. Pero dinala po ako ng Lord sa Hebrew 10:23. Sabi niya dito, no, let us hold tightly without wavering to the hope we appear for God can be turned to keep His promises. No? Marami tayong naranasan itong pandemic na to, but it's not all about na saan ba tayo, tataligod na ba tayo sa mga nararanasan natin. But ang sabi dito sa Hebrew, sabi niya, hold it tight, no? Humawak tayo, saan ba dapat tayo humawak? Hindi tayo humawak kay Juan o sino man yung tao na pinagkakatiwala. But humawak lang tayo dun sa Diyos, no? Na lumalang sa atin, no? I just remember when yung mga Israelites, no? Na
papunta po sila sa wilderness, hindi po sila pinabayaan ng Lord, no? Yung dryness ng dry nung paglalahad nila, wala silang pagkain, nagbigay ng ulan ng Lord, no? Hindi sila pinabayaan, no? Kasi how many promises ng Lord na meron ng Bible, no? Especially nga as we celebrate the Bible month, there's a lots of promises, no, ng Lord na, especially ngayon, tuwang-tuwa ako sa Lord na sinasabi nga po ng ating kamanggagawa ni Sister Carla, no, na ang laki ng binago, ang daming binabago na restriction, which is sabi ko, Lord, parang pwede bang kunin mo na lang kami para hindi kami mahirapan dun sa mga bagay na nangyayari sa amin ngayon. Pero yun, parang binalik sa akin ng Lord, ang dami kong promises na ngayon nag-hold kayo, no? Hindi kayo tumalikod sa akin, no? Hindi kayo yung ibang Christian dahil hindi nila naranasan yung pagkilos ng Lord, hindi naging ano siya, naging nag-backslide. Pero kayong mga hinawakan yung mga promises ko na hanggang ngayon, no? Especially po tong ministry natin, napakalit po ng ministry natin, pero I do believe we have quality people. Meron tayong mga quality people na hindi lang basta-basta na maranasan po yung meron lang pagsubok, no? Especially po yung January 19 na naranasan po natin dati na hindi ko po talaga makakalimutan, ay niyanig po tayo ng pandemic na to. Pero hindi po tayo ng patinad, no? Tumayo po tayo at hinawakan natin yung promise ng Lord na hindi, may gagawin ng Lord, no? Meron din po mga Christian na kung ano po yung gusto ng mundo, no? Ginawa na rin po nila, no? Sumakayon siya sa gusto ng mga mundo. Pero praise God, at I do believe itong platform na meron po tayo ay nagpapalakas sa bawat isa, no, na meron tayo ngayon. And ako po yung nagpapasalamat, especially po sa ating mga, sa ating mentor na si Pastor Romy at si Pastor Abilma na patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, no, na tumayo tayo kahit ano man mangyari, kahit ano man yung makita natin na meron bumabaksak sa kaliwat kanan natin, no, kaliwat kanan sa harapan mamisa, no, bumabaksak, pero tuloy pa rin tayo kasi I do believe na pag hinawakan po natin yung promise ng Lord, hindi po tayo papabayaan. Kahit nga sabi nga doon yung ibon, no? Yung ibon na hindi nila alam na paano sila kakain, no? Pinapakain ng Lord. How much more yung hininga ng Lord, binigay niya sa atin, di ba? No? Paano from His hand, no? Binungo niya tayo. Paano niya pa sasabihin, paano mo sasabihin na hindi niya kayang gawin o yung mga promise niya sa buhay natin? Kaya po, ang promise talaga po ng Lord ay laging dapat po natin ipanghahawak. Ilang po, salamat. Amen. Hallelujah. Nice nating, by the way, sa ating mga kapatid diyan sa San Jose del Monte, Bulacan, habang kayo nanonood ng video ito, ay dalangin namin na palakasin kayo ng Panginoon. Ganon din diyan sa Bohol, tatlong bayan diyan, at purihin ng Panginoon yung maliit nating pinadala na support na sa pamamagitan ng mga support din ng mga tao ay nakatulong sa 24 pamilya, tatlong bayan. Of course, diyan sa Plaridel, Misamis, Occidental, Mindanao, ay purihin ang Panginoon sa inyong patuloy na paglilingkod sa kabila at sa pamamagitan o sa gitna ng mga restriction. Of course, diyan sa Hamindan, Capiz, sa ating kinalakihang lugar, purihin ang Panginoon sa ating mga kapatiran diyan sa Hamindan, Capiz, at tuloy-tuloy ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Of course, ng ating pamilya, kapamilya diyan sa Bangkok, Thailand, no? Ay nakakatuwa yung ang ating mga kapatid diyan sa Bangkok, Thailand, sa kabila ng marami na talagang walang trabaho, ay tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Of course, hindi lamang 'yon, yung ating mga kapatid diyan sa Alberta, noong linggo po ay pagod na pagod tayo, pero binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon, purihin ng Diyos doon sa ating Zoom Church diyan sa Alberta. At ang ating pangarap kanina, ni-reveal ng Lord, pagpasok ng Mayo, once a month, pupuntahan natin ang Alberta physically. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ibigay natin ngayon, ulitin natin mga kababayan na nanonood sa ating special edition ng ating prayer service ngayong araw na ito ng 28. By the way, ilang oras na lamang po at yung ating inaanak dyan sa Kalibo Aklan sa buhay ni Reverend Tony and Sister Ria
ay mamaya alauna dyan sa Pilipinas. Congratulations at kasama nyo kami mamaya dito sa Zoom sa kasalan alas 11 ng hating gabi. At ulitin natin, tayo po ngayon ay nasa special edition ng prayer service at binibigyan natin ng diin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito pong Bibliyang ito, ito pong Bible na ito ay atin pong binabahagi at atin pong pinopromote dahil po mga kababayan, ang Biblia ay aklat ng Diyos na dapat lamang nating buksan at sundin ang laman nito dahil ang Panginoong Jesus ay hindi nagbabago at gusto niyang ipakita at iparanas sa pamamagitan ng Holy Spirit sa Pilipinas na siya hindi nagbabago. Ibigay po natin ngayon ang floor sa buhay ni Apostle Reverend Vilma Cusay. Kahit siya po ay nasa trabaho, ay sinisikap niyang makadalo dahil ngayong gabing ito ay special edition ng ating talakayan patungkol sa salita ng Diyos sa lahing Filipino. Praise God. Praise God. Magandang gabi sa bawat isa sa atin na narito sa ating Zoom gathering. Praise God. Sa mga nanonood, wherever you are, good day sa inyong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat noong pong nakaraang Sunday po after ng ating pong CCM meeting ay nagkaroon po tayo ng Zoom Church sa Alberta. At talaga po ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo ay ganun na lamang dahil po yung baguhan nating nakasama sa ating Zoom Church ng Alberta ay talaga pong nakaranas ng pagkilos ng ating Panginoong Diyos through the power of the Holy Spirit na ramdaman po namin habang tayo po at ang ipong abang lingkod na si Bishop ay nananalangin patungkol po sa kagalingan, healing. We believe na release po yung healing doon. Nagkaroon po ng manifestation or preliminary work of the Holy Spirit on the time that we are truly gathering together in one accord to pray. Na with a prayer of agreement, naramdaman po ng bawat isa dahil po ang bawat isa po ay umiiyak. Mm-hmm. Maging ako po ay napaiyak dahil po sa kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. At maging yung pinanalangin po namin, sila mismo, sabi nila, naramdaman namin ang kapangyarihan ng Diyos, naramdaman namin kasi ang Diyos ay narito dahil talagang luhaan po sila abang po tayo, kami po ay talagang in gathering, sama-samang nananalangin sa pamamagitan ng pagtawag sa ating Panginoong Jesus at ang kagalingan. We believe on that because our ministry is an apostolic ministry. Ang layunin po natin at pinapaniwalaan na naniniwala po tayo sa Book of Acts na mayroong signs, wonders, miracles. Amen. And even healing, deliverance ay nangyayari po sa ating pong malaking ministry. Dahil lalaki at lalakian. Praise dahil Lord. Nga po, hiwa-hiwalay, kahit hiwa-hiwalay, lalaki at lalaki. Yun po yun. Praise God. Kaya let us always claim na ang Panginoong Diyos ang siyang kumikilos sa ministering ito. Praise God. Dahil Come Church is destined to multiply, destined to enlarge. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko lamang pong pasalamatan yung salita ng Panginoong Diyos dahil po this month ay nandirito po tayo sa 21 days prayer and fasting. Dahil alam po naman natin na kapag po tayo nanalang sa ating Panginoong Diyos, lalo na ang puso natin na naghahanap sa Kanya, ay naroroon siyang laging nakikinig, lagi siyang nakatingin. Kaya po itong Book of Daniel na nakita ko po sa chapter 1 from verses 8 to 16. May kita po natin kung sino ba talaga si Daniel. Si Daniel po ay kaparas din po natin na may mga challenges.
Subalit napakalakas nga nga po ng kanyang challenges dahil nga po sila mismo kasama ang kanyang tatlong Hebrew friend ay pinaluluhod sa isang estatwa na ayaw naman nilang mangyari dahil alam po nila na ang Diyos nila ay buhay. So makikita po natin sa Book of Daniel chapter 4 na sabi doon, O Nebuchadnezzar, we do not need to depend ourselves for you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, hindi pa rin kami luluhod sa Amen. Diyos. Napakalaking sa Diyos na walang buhay. So makikita po natin dito yung puso ng bawat isa. Puso ni Daniel, puso ng tatlong Hebrews, na ang puso nila ay very clean. Talagang nandoon po yung kanilang purification dahil alam po nila na ang nakatingin sa kanila ang Panginoong Diyos ng kanilang sinasamba. And next thing po, yung pagiging consistent life po nila. Kung titignan niyo po yung Daniel chapter 1 from verses 8 to 10, yung pagiging consistent po ni Daniel doon, yung pagiging buhay ng integridad. May integrity po si Daniel at hindi po ito napapatid, hindi po ito nagsisway. Talagang consistent. Kung titignan po natin at alamin po nga natin ang Book of Daniel, consistent din po ang kanyang pananalangin. 3 days. What I mean is, sa isang araw, 3 beses siyang nanalangin. Yun nga po ang dahilan kung bakit nais na, ng mga sa kapaligiran nila niya na ihagi siya sa lion's den kasi nahuli siya na nananalangin. Tapos, yung pagiging confidence ni Daniel sa kanyang Diyos. Alam niya na merong Diyos. Alam niya na nakatingin sa kanyang Diyos. At higit sa lahat, kilala niya ang kanyang Diyos. Dito po sa Book of Daniel, kaparas po yung tatlong Hebrew friend niya, sila po'y tinapon sa kumukulong blazing furnace. Diba? Nakita po natin doon. At nakita rin ni Nebuchadnezzar na, di ba tatlo lang ang hinagis nyo? Bakit parang ang nakikita ko'y apat? Dahil po sa kanilang paninindigan, pananampalataya, at pusong dalisay, at confident. Ganon din po si Daniel sa Book of Chapter 6 na kung saan siya po ay tinapon sa mga leon. Bakit po naging confident ang mga buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego kasama si Daniel? Bakit po sila confident sa nangyayari? Kapares po natin, bakit tayo confident sa pandemic crisis na ito na ating pong challenge na nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating hinaharap, sa ating mga trabaho? Bakit tayo po confident? Unang-una po, because of the presence of God. Pangalawa po, because of the power of God. Ang pangatlo po ay because of the peace of God. At ang pang-apat po ay because of the promise of God in His words. Yung pong ating kinakapitan. Dahil alam po nating my Diyos. And He is in control of everything. Kaya nga sabi niyang ng ating Panginoong Diyos sa Book of Psalms, Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Kaya ito pong mga challenges na nangyayari sa ating mundo ngayon, baka bukas makalawa, nandiyan na yung mga war of wars, huwag po tayong matinag. Kapares po ni Shadrach, Meshach, and Abednego at maging ni Daniel, magkaroon po tayo ng pusong dalisay, magkaroon po tayo ng consistent life, confident heart, confident life, life of integrity. At talagang ang lahat ng ito'y malalagpasan natin. Kaya purihin ang Panginoong Diyos sa Book of Daniel, talagang makikita mo dito yung pagiging excelling ng kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos. So, ganun din po ang dapat nating gawin. Magkaroon po tayo ng excellence
sa ating paglilingkod. Hindi lang basta hanggang dito lang, kundi tumaas pa ang level ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Because of His presence na hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos dahil ang Banal na Espiritu Santo ay nasa sa atin at ang power niya, anointing niya. Kaya naman tayo nakakatayo pa ngayon at magiging kapayapaan ng Panginoong Diyos sa kabila ng mga kaguluhan na nangyayari sa ating kapaligiran at yung pag-hold natin ng kanyang mga promises through His Word. Kaya nga po, lagi po nating babantayan ang ating puso. Ito pong puso na to ay punuin natin ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi darating pong araw, mawawala lahat ang Biblia. Kung ano po yung nakalagay sa puso natin, yung pong ating paninindigan at ating tatayuan. Kaya purihin po ang Panginoong Diyos sa mga salita niya na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Purihin po ang Panginoong Diyos na sa pagbabasa po ng kanyang banal na salita ay lalo po tayong lumalalim at nagkakaroon ng mga ugat para lalo po tayong maging everlasting, evergreen, parang kapares ng palm tree, di ba? Evergreen yun, yung karakteristik niya. Hindi siya natitinag anumang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. So ganun din po tayo at manatili sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanya pong lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Thank you for that, beloved wife. Talagang ibang-iba ang encouragement ng Holy Spirit sa pamamagitan ng buhay ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kapatid, hindi kwentong barbero yun. Nais nating tawagan ngayon ng ating mga babayan. Hindi kwentong barbero ang experience ni Shadrach, Meshach, and Abednego at ni Daniel. Kaya binibigyan natin ng encouragement ngayon ang lahing Pilipino na ang Bible po ay gawin nating lagi ko ipakita to. Ang Bible po ay lagi nating gawing ano po? Huwag tayong masiyahan isang araw na hindi natin nababasa itong Bible, no? Ngayon, maaring sabihin niyo, malabo ang mata ko eh. Aba, mga kapatid, ang mga gadget ngayon katulad sa akin nung isang araw, ilang araw na nahirapan ako magbasa dahil kailangan ko magpahinga. Aba, mga kapatid, mayroon na pong audio Bible, no? Pwede mong ilagay doon sa audio at buong book ng Bible ay pwede mong mapakinggan ang isang libro, no? Kaya walang dahilan ang lahing Pilipino na hindi mapakinggan ang salita ng Diyos. Okay? Bibigyan natin ng diin ngayon ang salita ng Diyos dahil tayo po ay nagsiselebrate ng Bible Month, Bible Week, and Bible Day. Buksan niyo po ang inyong mga salita ng Diyos, ang inyong Bible, anumang lingwahe yan, Bisaya, Cebuano, Ilocano, Tagalog, English man, huwag lang Hebrew. Ngayon kung Hebrew, naunawaan niyo yung Hebrew Bible, okay lang. Dito po sa John chapter 12, verse 32. Ito po ang nais kong ibigay sa inyo, pinabibigay ng Holy Spirit. Si Jesus Christ po ang nagsasalita rito. At ito po ay panawagan ng Panginoon, lalo ngayon na nagse-celebrate ang isang bansa lang sa buong mundo. The only country all over the seven continents of the world ang mayroon pong Republic Act 11163 known as National Bible Day. Pilipinas lang po yun at lahing Filipino. With your respect doon sa mga kababayan natin na hindi naniniwala kay Jesus Christ, subukan niyo po na paniwalaan si Jesus Christ. Hindi po relihiyon. Si Jesus Christ po ay hindi relihiyon. At ang inaalok ni Jesus Christ ay hindi relihiyon. Ang inaalok ni Jesus Christ ay citizenship. Kailangan po ay maging citizen tayo ng kanyang bansa, ang kanyang kaharian. Dito po sa John 12:32, ang wika po ni Jesus Christ, "But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." Sa Tagalog, kung ako ang inyong itataas,
ilalapit ko ang mga tao sa akin. Sa Tagalog version po. Mga kababayan, ano po ang mangyari kapag nilapit tayo ng Holy Spirit kay Jesus Christ? Halimbawa sa akin po, I just want to testify. Noong hindi pa ako citizen ng kaharian ng Diyos, may relihiyon ako. Wala akong absent noon, matatandaan ko, wala akong absent sa Santo Domingo Church, Quezon City. At tuwing Friday po, wala akong absent na dumaan diyan sa Quiapo Church. Ang problema, nadukutan pa ako sa loob ng Quiapo Church. Nadukutan ako. May novena po ako ng 3:30 to 5:30 every Wednesday sa Santa Cruz Church. Nag-aaral po ako noon. Ang sinishare ko po sa inyo ay yung wika ni Jesus Christ. Noong tinaas ko si Jesus Christ sa buhay ko at pinapasok ko siya sa buhay ko, nawala ho yung pagiging addict ko. Addict sa sugal. Dumating po sa punto na talagang ang sugal ay hindi humadali. Talagang kapag na-addict ka, magnanakaw ka at magnanakaw ka. Naranasan ko po yan. Ninanakawan ko po yung alkansiya ng ate ko. Pangsugal. Tinatawagan ko ngayon lahing Pilipino. Baka marami po sa inyo ang nakalulong sa kasino. Nakalulong sa ano-ano mang mga sugal, tupada. Ako ho ay halos na-addict din sa tupada. Yung sabong, no? Manais kong ibahagi sa inyo. Kapag si Jesus, kapag nailapit tayo ng Holy Spirit kay Jesus, eh di siya ang magiging Panginoon natin at siya ang magiging hari natin. May mangyayaring maganda sa inyong buhay. Now, dalhin natin sa buong Pilipinas. Alam niyo ho ba na ang ating mga government officials medyo pagod na rin? Pagod na rin sila, lalo na mga taga DOH. Nabalita po noong mga nakaraang linggo na kinakapos na ang mga health workers dahil tinamaan ng pandemya. Pagod na rin po ang marami nating leaders, lalo na marahil ang ating ginagalang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang tatay ng bansang Pilipinas, I believe napapagod na rin po siya sa almost 2 years na po na pandemic sa ating bansa. At hindi lamang po ang ating mga government officials. Alam ko marami na pong miyembro ng bawat pamilya na pagod na rin. Pagod na rin sa loob ng tahanan, hindi makalabas. Pero more than a year na sa loob ka lang ng bahay, paikot-ikot, pagod na rin. I believe marami na pong pagod. Ang ating pong tinatalakay ngayong gabi bago tayo manalangin, ang wika ni Jesus Christ sa John 12:32. Kung ako ang inyong itataas ng totohanan sa inyong buhay at sa bansang Pilipinas, ilalapit ko mismo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ilalapit tayo ng Holy Spirit kay Jesus Christ. At kapag tayo nakalapit kay Jesus Christ, may mangyayaring maganda. Mawawala ang korupsyon. Paano ko nasabi yan? Sabi ko nga sa inyo kanina, ay nagnanakaw na ako noon ng alkansiya ng ate ko pang sugal. Alam niyo ho ba, noong nasa Pangasinan po ako, mayroon po doon isang tao na nagsabi sa akin, aywan ko lang kung gaano katotoo. Ang bawat project daw, ang 20% ay para sa isang government official. Bawat project yun ha. Katunayan, nagtrabaho ko sa isang government agency, National Power Corporation, at nakita ko ang korupsyon. Nagpapasalamat ako dahil naitaas ko si Jesus sa buhay ko bago ho ako napunta roon at walang nakapagsuhol sa akin. Kaya akong humarap sa Panginoon na walang nakapagsuhol sa akin. Ang nais kong bigyan din, as we celebrate the Bible Day, the Bible Month, the Bible Week, laki-lakihan ko. Itong Bible na ito ay isa puso natin. Kanina po nabanggit ko, kung si Jesus ang Panginoon
talaga sa ating buhay, eh dapat nagmamahalan tayo. Dapat nagmamahalan. Amen? Maraming mananampalataya ngayon. Tayo ang inaasahan ng Diyos dahil sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people. Pero maraming mananampalataya ngayon, nag-iiwasan, nagsisiraan. Bakit? Kasi po ang totoo niyan, hindi talaga Panginoon si Jesus Christ sa kanilang buhay. Hindi talaga hari si Jesus Christ. The moment na itinaas natin si Jesus sa ating buhay, sabi ni John the Baptist, John 3:30, tayo naman ay nagde-decrease. Tayo naman ay nagde-decrease. Ibig sabihin, pag si Jesus Christ ay naitaas sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa, tayo naman yumuyuko. Yumuyuko dahil si Jesus Christ ay nakataas. Kapag naranasan natin yan, mga kapatid, pagpapalain ng Diyos ang ating bansa. Sabi ng mga interview sa mga candidate ng presidente, 11 point something trillion na ang ating utang. Sino ang tutulong sa atin yan? Nag-uusap kami ni Mrs. Sabi ko, Han, nawa this year or next year, yung binabanggit ni George Bush na Pilipinas ang pinakamayamang bansa at yung sinasabi dati ng lawyer ng World Bank na tons of golds ang pagmamayari ng Pilipinas. Sabi ko sa asawa ko, Han, sabi ko, dapat magamit na yung tons of golds na yan. What is 11 trillion? E isang katirbang gold ang pagmamayari ng Pilipino. Itaas natin si Jesus Christ. Amen. Let us lift up Jesus Christ in our lives, in our family, in our country. Lalo na po ang mga government officials. Alam po natin na pinirmahan na yan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Bible po ay naging batas na sa atin, yung National Bible Day. Tulungan niyo po kami na mga lingkod ng Panginoon. Kayo po na mga government officials mula sa barangay captain, barangay kagawad, mayor, sangguniang bayan, governor, board member, congressman, senators, hanggang doon sa opisina ng Pangulong Duterte, magtulungan tayo na i-encourage ang lahing Pilipino magbasa ng Bible. Magbasa ng Biblia at isa puso ang Bible, ang laman ng Bible. Alam niyo ba na ang laman ng Biblia ay pagkain araw-araw, sabi ni Jesus Christ? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nakasulat na sa Bible. Ang ating bansa ay niloko ng mga Kastila ng 377 years. Hindi pinabasa ang Bible sa mga Pilipinong ordinaryo. 377 years. Dapat lang na matuwa tayo, malugod, dahil mayroon na tayong batas. Republic Act 11163, known as National Bible Day. Nakataas ba si Jesus sa buhay natin, sa ating mga plano, sa ating isip, sa ating mga ambisyon? Si Jesus Christ ba nakataas sa ating trabaho, sa ating mga ari-arian? Si Jesus Christ ba ang naitataas dyan sa ating mga businesses? Mga kapatid at mga kababayan, nalulungkot ang Panginoon. Dito sa pandemic na ito, dapat lamang, marapat lamang na si Jesus ay maitaas natin sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating bansa. At sisiguraduhin ko po sa inyo, base sa pinangako ni Jesus Christ, kapag ako ang naitaas ninyo, ilalapit ko ang mga tao sa akin, at kapag ang tao ay nailapit ng tama kay Jesus Christ, mababago ang kanyang buhay, mawawala ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Pagpapalain ng Diyos ang ating bansa. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ngayon ay manalangin. Praise God. Samahan mo ako, ma'am. Buksan mo ang iyong
microphone. Sa lahing Pilipino ngayon, bago matapos ang buwan ng January, huwag lang nating isipin pag January, araw-araw, bigyan natin ng diin ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng diin ang salita ng Diyos. At ngayon, mananalangin tayo. Papapasukin natin si Jesus sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa. Mananalangin tayo sa hari, walang iba, si Haring Jesus. Panginoong Jesus, siya po ang hari. Kaya mananalangin tayo ngayon, sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ako po ay isang makasalanan. Ako po'y isang makasalanan. At kailangan ko. Ang tagapagligtas. Ang aming bansa, Panginoon. Ay nangangailangan. Ng tagapagligtas na si Jesus. Mula sa 11 plus trillion na utang. Mula sa 11 plus trillion na utang. Patawarin mo kaming lahat. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking buhay. Tinatanggap kita. Bilang hari. Bilang Panginoon. Tagapagligtas. At Diyos ng aking buhay. Simula sa araw na ito. Kasama ang aming bansa. Sineselebrate namin, Panginoon. Ang National Bible Month. National Bible Week. At National Bible Day. Sa huling Lunes, Panginoon. Patawarin mo kaming lahat. At mula sa araw na ito. Tinataas ka namin. Sa aming pamilya. At sa buong bansang Pilipinas. Maghari ka, Panginoon. Pagharian mo ang buhay ko. Pagharian mo ang aming pamilya. Pagharian mo ang aming bansang Pilipinas. At patuloy ka naming itataas. Sa aming bansa. Marami pong salamat. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, aming Diyos na sumasalangit. Marami pong salamat sa mga taong tumanggap, sa mga kababayan naming tumanggap sa iyo, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, habang kami ay nagsiselebrate ng National Bible Week, Bible Month, Bible Day, nagpapasalamat kami dahil kaming lahing Pilipino ay pinalaya mo sa pagbabawal ng inyong salitang basahin 377 years na kami ay niloko ng mga Kastila na wag basahin ang iyong mga salita. Papasalamat kami, Panginoon, mula sa aming Pangulong Rodrigo Duterte hanggang Barangay Tanod sa buong Pilipinas ay pagharian mo po kaming lahat. Amen. At maghari ka sa buong gobyerno, Panginoon, maging sa nalalapit na election, pagharian mo ang aming nalalapit na election na maging good, honest election at yes, maglagay Lord ka ng gusto mong maging Pangulo. Ikaw po ang pumili. Mula sa lima na tumatakbo ay ikaw ang maglagay ng gusto mong Pangulo. Amen. Sa aming bansang Pilipinas. Marami pong salamat, Panginoon, at dalangin po namin ng inyong mga anak ay magmamahalan kami ng mga anak ninyo.
sa pangalan ni Jesus. Lord, marami pong salamat in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Dadako tayo ngayon sa pananalangin. Hallelujah. May request ang aking asawa na ipag-pray natin yung ating pinag-pray nung linggo. Si Fe or si Fernanda doon sa Calgary, pag-pray natin siya ng kumpletong kagalingan. Ang cancer na iyon ay hindi magtatagumpay. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the mighty name of the Lord Jesus, and through the working power of Thine Holy Spirit, tunay nga po, O Diyos, Ikaw ay suma sa amin. You're not limited in distance. You're not limited in place and even in time. So that pong ito, Panginoong Diyos, tinataas po namin muli ang buhay ni Sister Fernanda Osinar. Yes. Na kung saan, Panginoon, ay nakakaranas siya ng sakit at karamdaman through that lung cancer. Winawasak po namin ang infirmities na ito. Jesus. Dahil every knee shall bow down at Thy feet, O Lord Jesus, and Amen. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. This Hallelujah. This infirmity Hallelujah. Manifested by lung cancer are destroyed In by Jesus the blood name. Of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. By the blood of the Lord Jesus Christ, you cannot prevail upon the body of Sister Fernanda. Yes, in Jesus' name. Osinar, we command you right now in Jesus' name, take off your hands. Take off your hands, Satan and all of your demons. Yes, through these name. Sicknesses and infirmities. In Jesus' name, winawasak ka namin, lumayas ka in sa Jesus katawan name. Ni Sister Fernanda. Yes. Sapagkat Sister Fernanda ay tumanggap sa Panginoong Yesus in Jesus name. Bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buong buhay. Kaya ang anumang sakit at karamdaman ay walang karapatan na manatili sa kanyang katawan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yes, sa pangalan Jesus name. Ng Panginoong Yesus. And in the mighty name of the Lord Jesus, we release complete healing. Yes, we Lord. Release and declare by the stripes of Jesus the manifestation of healing yes. be upon her in Jesus' name. And thank you for these signs, wonders, yes, and miracles na pinalalasap mo Hallelujah. Na sa Sister Fernanda, maging sa kanyang asawa na si Dodi. Yes. O Lord, salamat po na ito yes. po, Panginoon, na Hallelujah. Testimony na ito hahalimuyak, Panginoon, Amen. Sa kanyang pamilya, hahalimuyak sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang city of Calgary. Yes. Maraming Hallelujah. Makakakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Marami ang magtataas ng iyo pong dakilang pangalan. Amen. Dahil kapag kami... kapag itinataas ka namin, lahat ng tao'y lalapit sa inyo. Yes, kaya Lord. Through these signs, wonders, and miracles, more people, yes. more radical harvest of souls Amen. Ang mangyayari in this ministry of Come in Calgary. Thank you so much. We entrust to you the life of yes. Sister Fe Fernanda Osinar yes. sa pangalan ng Panginoong Jesus. We okay, give si you all Edward. The praises. Si Edward, pag-primo Jesus si Edward. Name. Si Edward. Yes, Lord, ganun din po ang anak ni Sister Narelle. Yes, Lord. Si Edward, Father God. Lord, walang imposible sa yes, inyo. Lord. Salamat, Panginoong Diyos, na si Edward ay nakakaranas na po ng Lord. Himala na nagmumula Amen. Sa inyo. Himala ng kagalingan. Amen, himala na kung saan tunay nga po Jesus, siya at Lord. Ang kanyang buong pamilya ay titingala, yes, tatawag sa isang pangalan lamang, kundi ang pangalan yes, Lord. Ng Panginoong Yesus. Salamat maging sa kagalingan ni Edward Lord. Yes, patuloy Lord. Mo siyang speed, recovery, speed, healing from the crown of his head to the sole of his Amen, feet, Lord. Amen. Thank you. At maging ang buong pamilya ay tunay nga po, Panginoon, yes, magkukumit. Na pagbabasa ng iyong salita dahil ikaw lamang aming pag-asa yes, ang salita Lord. Mo ay ang pag-ibig mo sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you for healing upon sis Brother Edward in Amen. Jesus' name. Hallelujah. Amen. Brother Ben, pakilihan mo nga yung ulo ni Lucas. Panginoon, sa oras na ito, dinideklara namin ang kumpletong kagalingan kay Lucas. Ang skin disease na ito, maging kay Matthew,
ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Isa kang pangalan, skin disease. Isa kang pangalan, lumuhod ka at lumayas. Pinalalayas ka namin sa balat, sa buong katawan ni Lucas at ni Mateo. Complete healing, Lord. Complete healing sa kanilang katawan. In Jesus' name. Yes, Brother Ben, manalangin ka kay Brother Larry sa kapayapaan dahil namatay ang kanyang nanay at sa pangangailangan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Father God, we honor you. We glorify your holy name. In Jesus' name, to the power of your Holy Spirit, Lord. Tinataas namin ang buhay ng aming kapatid na si Brother Larry na nakakaranas ng kalungkutan sa araw na ito, Panginoon. Lord, idantay niyo ang inyong mga pangyariang kamay at mapagpagaling na kamay sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang mga pamilya na nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang magulang, Panginoon. Ibuhos niyo, Lord, ang inyong comfort sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin ko dahil provision din, Lord, sa kanilang buhay. Yes, Lord. Sa kanilang pamilya, sa Pilipinas, alam naman po natin, Lord, na ang panahon ngayon ay talagang mahirap kung saan kukuha ng mga pangangailangan, gastusin sa kanilang buhay, Lord. Lord, I decree declare provision, magsumay ng tao, mga kapatiran na handang tumulong sa kanilang Panginoon. Lord, dalangin ko na tumawag lamang si Brother Larry sa pangalan, Lord, upang masumpungan niya ang kanyang mga pangangailangan. Yes, Lord, amen, na nagtumulong lamang sa inyo. Amen. Lord, let your will be done. Your kingdom come sa kanilang mga buhay, Panginoon, upang makilala na ang totoong Diyos na nagpapala sa mga taong nangangailangan, nagpapala, nagbibigay ng comfort sa mga taong may kakulangan, Lord. Maraming maraming salamat, Lord, sa inyong mga pangako na aming pinapanghawakan, Lord. Lord, ang inyong mga salita ay hindi babalik sa inyo na walang matutuloy. Yes. Maraming maraming salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lamang inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming mga dinadalangin. Maraming maraming salamat dahil yun nga po, Lord, hindi kayo nagbabago mula ngayon magpakailanman. Kayo ang aming Panginoon na siyang tagapagligtas ng bawat isa. Hallelujah. Na tumatawag ng totoong ng totohanan, buong puso, kaluluwa. Maraming maraming salamat, Lord. Thank you so much. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Mananalangin ngayon si Desa. Ipagpipray niya ang mga kapatiran natin mula sa Saskatchewan, Alberta, Bulacan, Bohol, Mindanao, Hamindan, Bangkok. Hallelujah. Yes, Lord, muli nga, Panginoon, na tinataas po namin ngayong gabi, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ang aming kapatiran, Panginoon, sa Canada, Panginoon, sa Saskatoon, sa North Belfort, sa Battleford, oh Father God, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon, sa aming kapatiran, sa Thailand, oh Father God. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Panginoon, na patuloy na, Lord, pakaingatan mo po ang aming mga kapatiran, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang iyong protection, Panginoon, ay, Lord, mapasa kanila, oh Father God. Especially, Lord, this COVID-19, Panginoon, I pray, Lord, na virus na dadapo sa iyong mga manggagawa, Panginoon, sa iyong God, oh Father God. And Lord, I pray sa aming mga pastors, Panginoon, na tuloy nga, Lord, na patuloy na samahan mo sa mga aspeto ng kanilang pamumuhay, Panginoon. Ikaw po ang mag-guide ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Tanging kalakasan na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kanila, Jesus. O Father God, and we pray, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling lamang sa iyo, ang anointing, Panginoon, ay iparanas mo sa kanila, Panginoon,
from head to toe, oh Father God, in the mighty name of Jesus. At patuloy nga, Lord, na pakaingatan mo sila kasama ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang magbigay at magbigay ng lahat ng mga pangailangan nila, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide lahat ng mga pangailangan nila, oh Father God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And I pray po na, Lord, na palalimin mo, i-elevate mo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, Panginoon, at walang anumang isang anak mo, Panginoon, ang Lord, ang babagsak, Panginoon. Pagkos, yes. Lord, panghahawakan ang iyong mga pangako, Panginoon, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. And Lord, we pray, Panginoon, ang aming mga outreaches, Panginoon, oh, na patuloy, yes, Lord. Mo, Panginoon. Lord, patuloy nga na gamitin mo po ang aming mga kapatiran upang patuloy na, Lord, lumawak ang iyong paghahari, yes, sa aming ministry, O Father God, sa iba't ibang ministry, Panginoon, sa Pilipinas, sa Thailand, O Father God, in the mighty name of Jesus. And Lord, patuloy nga, Panginoon, na Lord, mag-manifest ang tema namin ngayong taon, Panginoon, sa lahat ng mga camp people, O Father God. Lord, na patuloy na kami po ay, Lord, isend mo sa mga saan mga, isend mo, Lord, yes, sa aming mga workplace, O Father God. Isend mo, Panginoon, sa mga, sa aming marketplace, O Father God, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, at sa mga aming mga connections, sa aming mga kakilala, Panginoon, at tulay nga, Panginoon, na aming ma-internalize, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay dinala mo, Panginoon, yes, dito Lord, sa ministry na ito upang humayo at ipahayag ang iyong mabuting balita, O Father. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon, at binabalik namin sa iyo, pinakmataas na papuri, yes, pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Yes, mananalangin si Reverend Lester ngayon sa buhay ni Special Prayer to kay Brother John, kay Reverend John. Ay kaarawan niya ngayon at siya ay magkakaroon ng mission trip sa Pilipinas sa as far as I know sa February 1. So sige, pag-pray mo siya, Brad. Well, Lord, Heavenly Father, we thank you. We bless your name, O Father, by the power of the Holy Spirit. Lord, nilalapit po namin ang buhay po ng aming kapatiran, Lord, especially, Lord, si Reverend Jano, o Panginoon. Lord, patuloy nga po, Panginoon, na bigyan mo po siya, Panginoon, na wisdom na nananggagaling sa iyo, Panginoon, sa every decision, Lord, na kanyang gagawin, Panginoon. I always inquire you, O Father God, Panginoon. I do believe, Panginoon, na tinawag mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon, yes, and we ask of Father God, Lord, na mag-manifest, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanyang, yes, buhay, Lord. Panginoon. Lord, especially right now, Panginoon, na kanyang kaarawan, Panginoon, amen, na Lord, mas lalo mo siyang gamitin mightily, yes, Lord, not only, Lord, to our ministry, but Lord, outside our ministry, O Father God, Lord, sa kanyang trabaho, O Father God, I pray na magamit mo siya muli, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, let the commitment, Lord, to serve you more, Father God, ay maranasan niya po muli, Panginoon. And Lord, na nilalabit ko po ang February 1 na Lord sa pag-alis niya sa kanyang mission. Father God, ano man yung plano mo, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna. I do believe na ikaw po ang may control sa kanyang buhay. At ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng katagumpayan ito, Panginoon. Amen. We ask, Father God, Lord, for provisions, O Father God, sa kanyang pagpunta, Panginoon, sa Pilipinas, O Father God, Lord, I pray na gamitin mo ang kanyang buhay na maging tunay na patotoo, Panginoon, sa bawat makasama sa lugar na yun, Panginoon. Lord, we all know, Lord, na hindi po namin alam ang kanyang nasa kanyang puso ngayon, but Lord, ikaw lang po nakakaalam dito. Amen. We pray, O Father God, Lord, lagi mo pong italim sa kanyang puso ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa kanya. Lord, once again, we lift up to you, O Lord, ang kanyang family. Lord, tinataas din po namin ang kanyang pamilya. Lord, na makasama po namin sa Saskatoon, O Father. Amen, Lord. Hallelujah. We ask, we pray, Lord, that the good testimony of Reverend Jano, Lord, ay makita po ng kanyang pamilya. Lord, once again, we thank you for his life. In Jesus' name we pray. Amen.
Tingnan ko si Reverend Carla to pray for the event tomorrow and Saturday, including ipagpipray mo rin si Brother Larry, yung Larry na naputi dahil may physical challenge. So, event tomorrow, revival night, Saturday morning, alas 9, and si Brother Larry na puti. Hallelujah, Lord. We thank you, we glorify your name. Dinadayangin po namin sa inyo ang aming gawain sa araw ng bukas, Lord God, ang North Balfour Revival Movement. Na amin pong natuloy-tuloy na Panginoon na iyong pinahintulutan, Panginoon, yes. na ma-move, Panginoon, according to your purpose. Salamat, Panginoon, na at sa unang pagkakataon na kami po ay mag-gather for this revival, Lord God, ikaw po ang magdala ng bawat anak mo na nais makaranas ng revival, Lord God, sa kanilang mga buhay. Upang kami rin po ay sama-samang manalangin para sa revival na gagawin mo sa aming komunidad, sa aming probinsya, at sa aming nation. Lord God, we pray sa lahat po na magta-travel, Panginoon, going back here sa anointed city ng North Battleford. Oh, yes, Lord. Ito po ang pakaingatan niyo po ang bawat anak niyo na maglalakbay. Samahan niyo po, Panginoon, sila. Bigyan mo po kami ng magandang weather condition bukas. Nang sa ganun ay maging smooth ang kanilang pagta-travel. Any distractions along their way, we cancel and destroy in the name of Jesus. At patuloy nga po, nasamahan niyo po silang makarating dito ng safe and sound, pati po ang mga brethren na manggagaling sa iba't ibang mga close cities and towns, Panginoon, to join this very first revival for the year 2022. Patuloy nga po na magparanas ka ng mga kamangha-manghang bagay, Panginoon, sa aming kalagitnaan tomorrow. Let the special visitation of the Holy Spirit be upon us in every minister na tatayo, Lord God. Let your anointing overflow maging sa aming kantahan, sa aming tugtugan, sa pag-worship namin sa iyo, Lord God. Samahan mo po kami in Jesus' name. And Lord, dinadalangin po, Panginoon, namin maging ang amin pong gawain sa susunod na araw, ang amin pong worship service sa Sabado na gaganapin sa ganap na ika-siyam ng umaga, Lord God. Isingin mo po ang bawat brethren, Lord God, ng mas maaga than usual, Lord, para po, Panginoon, kami ay makapaniig sa inyo at makapag-commune sa inyo, Lord God, with our spirit, Lord God. And as we join our hearts all together to worship you, Lord, bigyan mo po kami ng joy sa aming pong mga puso. At patuloy nga po, Lord God, ikaw ang magdala ng bawat kapatiran. Magkaroon sila ng way, Panginoon, to worship you in spirit and in truth. Lord God, ikaw po ang manguna, ikaw ang maging director ng aming pananambahan. Yes. Lord God, samahan mo po kami hanggang sa umpisa, hanggang sa matapos, Lord, ang aming pong pananambahan, patuloy na maranasan at mag-reveal ka sa bawat isang anak mo. Lord, the servant whom you're going to use to deliver your message, let the fresh revelation, the fresh anointing from you ay mag-overflow into his head, running hanggang sa kanyang feet. At patuloy nga po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbe-bless sa bawat isang anak mo. Magpapasya na makasama namin sa amin pong physical worship service. And dalangin po, Panginoon, namin make way na makatagpo ka at maranasan ka ng mga brethren namin na mag-join sa amin via online streaming sa Facebook. Hallelujah. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na umabot sa kanila as they join, Panginoon, sa amin virtually. Amen. Lord, special prayer din po sa amin pong brother in the life of Brother Larry. Healing, Lord. Yung kanyang special, yung po, Panginoong, anything, Panginoon, na kanyang hinihiling sa mga oras na ito, ikaw po, Panginoon, ang gumawa, Lord God,
ng himala in his midst right now. Forever, He is Panginoon. Stretch forth your miraculous hand towards Him. Let your healing overflow, Panginoon, from head to foot. Father. We declare, Panginoon, sa inyong mga latay, siya ay nagkaroon ng kagalingan. In Jesus' name. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanya ng panibagong sistema ng kanyang katawan, Lord God. Whatever it is, Panginoon, ikaw lamang ang nakakaalam, Lord. Jesus, ikaw po ang tumugon sa amin pong mga panalangin. Lord, we thank you. We glorify your name, O Father God, and this we all ask in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Patuloy tayong manalangin. Lord, we pray for the Rabbi Theological Seminary and International Ministry. Nagpapasalamat kami dahil through this institution ay nabigyan niyo po kami ng pagkakataong makapag-aral via Zoom. Continue to bless and continue to empower the life of the CEO, no other than Dr. Reverend Dr. Presela Songa. Lord, we decree and declare that any attacks of the enemy upon her life can never prevail. Dahil, Panginoon, ang buhay ni Reverend Dr. Presela Songa, Panginoon, being the CEO ng Rabbi Theological Seminary and the International Ministry, Lord, ay inyo pong gamitin siya mightily. Ano ba ng mga pagsubok na kanyang nararanasan, we pronounce and we decree that the joy of the Lord is her strength. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay, patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang paligiran ng inyong mga angels, Lord, at lahat na kanyang gagawin, Panginoon, ay mangyari ang Proverbs 3, 5, and 6 at magtatagumpay ang mga plano mo na pinagkatiwala mo sa kanyang buhay. Lord, emotionally we pray, strengthen her in the name of the Lord Jesus Christ. In Jesus Christ's name, we pronounce and we decree that no plans of the enemy shall prosper against her life. We decree and declare that she is more than conqueror through Christ Jesus who loves her. In Jesus' name. Father God, we thank you. Nagpapasalamat kami ngayon sa inyo, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkalinga sa bansang Pilipinas. We thank you and we honor you for the National Bible Month, National Bible Week, and National Bible Day, and Republic Act 11163. We thank you, Father God, because we are the only country all over the world na mayroon na pong Republic Act na ganitong Bible Day. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood, lahat ng mga sumama sa prayer service that is special edition for the Philippines, and continue also to bless our adopted country, the Canada. Lord, continue to bless the nation of Canada, the leadership, all the leaders all over this nation, in this province, Lord, our premier, our mayors all over this province, O God, and we pronounce and we decree that Jesus Christ is real King and Lord over this province and nation of Canada. Lord, sa lahat pong mga kasama ko ngayon sa Zoom, we pronounce and I pronounce and I decree the blessing that they never experienced before ay mararanasan po nila, Panginoon, physically, emotionally, and even, Lord, spiritually and financially in Jesus Christ's name. Father God, lahat po kami na kasama sa fellowship nito o sa church nito hanggang doon sa Pilipinas, sa Bangkok, sa Calgary, sa Chistermere, ay itataas ka namin, Panginoong Yesus, sa aming mga buhay, sa lahat ng area ng aming buhay, itataas ka namin in Jesus Christ's name. Father God, we honor you and we bless you. I pronounce and I decree that the love of the Father, the blessing of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all and to all the Filipino people who celebrated, Lord, ng Bible Month, Bible Week, Bible Day, in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Shalom, shalom, and God bless us all, and have a nice day. Night, po. See you for bukas. Hallelujah.